Alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin ng YouTube tags? Paano nga ba siya makakatulong sa ating mga videong ina-upload? So stay tuned at ituturo ko na po sa inyo kung paano tamang paggamit nito. Ni hao! So sa mga bago po sa channel ko, I'm Awi Checo and welcome to my channel. So for today's episode nga, ituturo ko sa inyo kung paano yung paggawa ng tags at paggamit ng paggamit ng tamang tags. So before we proceed, ano nga ba yung YouTube tag? So yung YouTube tags, ito yung words or phrases na nagde-describe kung ano yung content ng ating video. Kung ano ba yung nilalaman ng ating video. So make sure na tama lang yung ating nilalagay na tags, hindi siya clickbait. So kinoconsider din siya as important factor para maging maganda yung ranking natin sa YouTube search. So, ito yung madalas na nakikita natin o tinatype natin sa mga web browser o sa YouTube, sa Google. For example, how to baking tutorial, how to make thumbnails, yun yung mga tinatype natin. So, disclaimer lang, hindi pa ako YouTube expert. Isa galing din akong small YouTuber na katulad ng yun na hindi pa naman nag-monetize. So, sinishare ko lang po yung nalalaman ko. And kung gusto niyo po makareceive ng mga ganitong upload, don't forget to subscribe to my YouTube channel. And yun nga, upasahan natin dun sa, if you will observe tong, example ko dito sa Costa Pacifica Baler Aurora. So, itatype natin, tingnan natin dito sa my YouTube. Check lang natin tong YouTube. So, itatype ko dyan yung Costa Pacifica Baler Aurora. So, makikita nyo dito, once na maklik ko na siya, makikita nyo na siya agad sa unang page. Sa first page. Yan. Yung Awi Checo, staycation in Costa Pacifica Baler Aurora. Yan yung Awi Checo. Nasa unang page na siya. So, paano nga ba siya mapupunta sa unang page? Paano ba yung magandang gawin para dito? Punta lang muna tayo sa Creator Studio. Dun, if you have dun sa mobile or sa, tawag dito, sa laptop or computer nyo. So, pindutin nyo lang tong video. And then, check natin itong unboxing so simple. I-show ko lang po sa inyo. Yan. Then, pindutin natin itong parang pencil sa upper right corner. So, makikita nyo dito sa description ko, doon sa pinakababa, nakalagay dyan yung hashtag Lazada, hashtag electric sewing machine, hashtag sew simple. So, ito, i-delete natin siya lahat. So, itong mga hashtag na to, dapat dito mo siya ilalagay sa tags mismo. So, dyan, itatype natin yung Lazada. Then, lagpot lang tayo ng comma. Then, unboxing. Then, electric sew simple machine. Mga ganyan. Then, after that, save na natin siya. So, punta naman tayo dito sa isang video ko. Dun sa my job interview naman. So, the same procedure, punta lang tayo sa video, then yung upper right corner na pencil, then pindutin lang natin para siya ma-edit, then punta lang ulit tayo dito sa YouTube tags. So, yung sa YouTube tags, ayan, ay makikita nyo dyan yung job interview, interview question, questions and answer, interview question, common job interview. Ito ba yung, kung ikaw yung mag-search, ano ba yung madalas na naiisip mo na magandang i-type dito o magandang lumalabas? Diba yung, mas maganda punta kayo dun sa mga browser. Kung ano yung lumabas dun, yun ang i-type nyo dito sa tags na to. Para maging maganda, para maging, ma-recommend tayo ni YouTube dun sa first page. So, ano ba yung madalas? Example din dito yung sa, how about this? Dun sa aking, yung kay Boya. So, check natin itong sa Boya. So, alam ko yung sa Boya ko is, ano nga ba yung isa doong, yung title ko dito is Chief
or ayan, yung cheap vlogging microphone. So, kung mapapansin nyo yan, yung sa description niya, may cheap vlogging microphone dyan. So, makikita mo rin dito yung mga nilalagay ko dun sa tags na yan. So, paano siya nare-recommend. So, yan, yung, sa mga may mga microphone na ganito, pwede yung gayahin. Pero, hindi, it doesn't mean na may makita kayo, makita yung kung ano yung nasa vlogs, ay, nasa vlogs, kung ano yung nasa YouTube search, yun na mismo ang gagamitin yung title. So, make, ibahingi yung title para maging original naman yung parang, make it parang original content nyo. It doesn't mean na hindi naman original na pare-pareho tayo ng mga video, pero at least, meron tayong kumbaga uniqueness na sa title madi-distinguish tayo kung yung ba yung talaga yung video natin. For example, iba, alam ko yung affordable vlogging mic, gamit na yun eh. So, ang nilagay ko dito sa video nito is cheap vlogging microphone dun sa title ko. So, yung title ko, yung madalas, nilalagay ko rin siya sa tags para at least alam ko kung ano yung magiging, kasi mag-a-appear din kasi yan sa kung ano yung ranking natin eh. Dun sa ano, I will show you sa next video ko kung ano yung ibig kong sabihin. So, unti-unti lang natin ano, para hindi naman mabigla lalo na yung mga bago dyan sa mga pag-YouTube din. So, yun, napakalaking factor nito. Alam kong yung iba wala pa. Kung papansin ko ngayon, kahit yung mga sikat na mga YouTuber, hindi sila masyado naglalagay ng tags kasi nagbibisit naman na kasi marami na silang viewers. So, So, sa mga bago po sa mga channel o sa mga baguhan, napakalaking factor nito para at least ma-recommend tayo sa YouTube search o sa sa YouTube search nga para maging maganda yung ranking natin. So unti-unti magiging mag-mission pwede tayo mapunta sa second page, and pinakamaganda kung sa first page pa lang pang third tayo, napakalaking bagay na yun sa first page pa lang eh, pang third ranking tayo dun sa ano no sa search. Pero ako, I think yung dito sa Costa Pacifica nasa fourth ako, or minsan may fifth, minsan pabago-bago din kasi siya eh. Pag araw-araw minsan tinatry ko, pero at least hindi siya naaalis sa YouTube search. So if you have questions po, comment down below at sasagutin ko lahat ng questions nyo once na nag-online ako. And if you like this video, don't forget to like and consider subscribing na rin sa aking YouTube channel para ma-notify kayo kung may mga bagong upload ako, like YouTube-related stuff na katulad po nito. Till next time, bye!